Ito yung bodega na binabagsakan ng brand new at second hand motorcycle na mayroong cash discount dito para sa mga brand new motorcycle nila. Less 3,000 pesos yan. Ayan, mga MIUI 125 tsaka MIUI 125S. Mga second hand motorcycle nila. Ito naman mga naglalaro ng 4,000 up to 10,000 pesos cash discount. Ayan, maraming magandang unit. May Click, MIUI Sporty, MIUI 125. Tapos doon may Raider 150. And then additional good thing dito, kapag ka naglabas kayo ng motor dito, bukod sa libre na yung change oil, libre pa yung tune up, libre scan pa ng motor, lifetime yan mga sir ha. Tapos meron pa silang ino-offer na less 15% off kayo doon sa kanilang isang business, doon sa Villa Feliciana Farm Resort doon sa Indang, Cavite. So ito yung warehouse talaga na literal na napakaraming promo tsaka napakaraming freebies pagka kumuha kayo ng unit. So aside dun sa mga second hand motorcycle na pinakita ko sa inyo kanina, dito nagulat ako kasi dito rin pala yung pinaka factory ng microbike, dito rin pala sa loob ng Tascor. Ayan no. Ito naman mga brand new to mga sir ha. Gulat ako kasi meron pa palang warehouse dito ng mga brand new. Ayan, may mga ganitong unit mga sir. Ayan, meron din mga enduro type, mga 250cc. Hindi lang dito, ito sa pinaka loob, karamihan naman dito mga pang negosyo. Ayan, mga EXT ata to, mga 150cc, mga panghakutan. Ayan, dito bubungad sa inyo, napakaraming brand new ng microbike. Isang damakmak. Ayan, may mga ganito rin, parang ano ata to, pang agricultural use, para mga tractor ata. Ito ay TL2500, hindi ko lang sure kung yan ba yung tawag dito sa unit na to. Ito mga bus sir, pinaparentahan ba to or for sale? Ayan, mga for sale, mga bus. Tapos ito naman, sa mga gusto naman magpapintura ng kotse, motor, sasakyan, ito yung pinaka painting booth nila, oh. Angas, di ba? Ang nakakagulat dito, napansin ko lang, maraming mga truck dito eh. Yung mga ibang truck na ganito, para mga for sale ata yan. Tapos nagpaparenta rin sila ng mga crane. Ayan, oh. Baka meron ditong nasa construction site na followers natin na naghahanap kung saan makaka-rent ng crane. Ayan, ang dami nilang crane dito. Tapos meron din sila rito mga pang-logistic use na truck. Ayan, no? Dump truck, mixer, meron din sa kanila. Ito parang ano ata ito, pang-agricultural use ata ito mga to. Tawagan mo kami. Basta dito nang galing yan. Oo, tutulungan ka namin. Yun. Diba? So yun mga sir, papakita ko sa inyo kung magandang manakbo itong mga motor nila rito para syempre magkaroon kayo na idea, gusto ko ma-actual natin, alright? So tatry na natin patakbuhin itong SkyDrive nila. So ayan, natakbunan. So sa attack mga sir, based dito sa testing ko, konting tigamo lang. Talagang umaabante, indikasyon to na ano, talagang yung makina or yung panggilid niya, smooth pa talaga. Tsaka sa panggilid, eto, parinig natin yung panggilid. Ayan o, sobrang tahimik ng panggilid niya. So eto halos good as new pa rin to kasi napakababa pa yung mileage nito eh. Ayan o, nasa 5,154 lang yung mileage, kaya smooth na smooth. Try ko lang i-birit dito. So ayun mga sir, ito naman yung susunod na unit na itetesting natin, itong Suzuki Gixxer. Para makagamit na rin ako nito kasi hindi pa ako nakagamit ito. So ipapakita ko sa inyo kung tahimik ba yung makina niya, tapos kung smooth pa rin ba manakbo tong Gixxer nila, alright? So sa tunog ng engine niya, ayun yung tunog ng makina niya, smooth na smooth pa. Wala akong naririnig na katok. Tapos sa overall condition, ayun yung itsura niya. And syempre, try na rin natin patakbuhin para malaman natin kung smooth pa rin ba manakbo to. Okay mga sir, masasabi ko rito sa unit na to, okay pa rin naman siya. Yung acceleration niya, yung takbo niya, walang kagigil-gigil. So overall, para sa akin, okay pa tong Gixxer na to. Tapos sa mileage pala nito, nasa 18,820 lang. So ito, sa mga nagharap ng Gixxer, pwede nyong puntahan ko dito sa Tascor para makita nyo na actual, right? So ito nga, sisimulan natin dito sa mga unit na to. Karamihan dito mga automatic MIUI 125, MIUI Sporty, papunta dito sa mga Honda Click na 125cc. So ang maganda nga pala rito mga sir, dito sa kanilang bodega, lahat ng
unit nila rito or lahat ng mga second-hand motorcycle nila rito ay on hand na yung ORCR. So hindi ka naman problema mag-follow up niyan. Tapos disclaimer lang mga sir ha, lahat ng unit nila rito ay valid lang for cash basis, wala po silang installment. Pero ayun, kagaya na sinabi ko, malaki naman yung cash discount, kaya okay na rin. So ito, simulan natin dito sa Yamaha MIUI 125 nila na color yellow. Ayan o. Ito yung isa sa bagsakan talaga ng mga second-hand na halos bago pa yung mga unit. Ayan, napakaswabe po. Itong MIUI 125 nila na color yellow, talagang wala kang tulak kabigin kasi napakaganda pa ng condition. So pagdating sa presyo nila rito, nasa 60,000 pesos. Ayan o. Tapos less ng 10,000 pesos, so magiging 50,000 pesos na lang to. Ayan. Tapos sa mileage, check natin yung mileage. Ayan, nasa 3,140 to lang yung mileage niya. So sa presyo, okay na rin kasi halos bago pa yung unit. Kung gusto mo makatipid kahit papano, ayan, pwede na rin to, 50k, pero halos bago pa. 3,100 lang inatakbo. Etong color matte orange nila, MIUI 125cc pa rin. Ano pala ito mga sir ha? Naka bracket pala siya para kung gusto maglagay ng top box. Ayan, pare sila, ready na siya. Etong color matte orange nila, swabing-swabing yung kulay, no? Maganda pa rin pati yung kulay niya. Halos wala ka rin tulak kabigin dito sa isang to. Sa gulong niya, solid. Pati yung kulay ng mags niya na aftermarket, pero okay pa naman. Sa mileage, etong isa na to, nasa 2.7 lang yung tinakbo. So pagdating sa presyo, halos same price lang sila nitong color yellow. 60,000 yung price, less ng 10k, so magiging 50k na lang siya. So pagdating dito sa mga Yamaha Mio Sport nila, ang pagkakaalam ko dito, lahat to ay nakapresyo ng 50k, pero lahat yan ay may less na 10,000 pesos. So lahat ng Mio Sport nila, nasa 40,000 pesos yung bentahan nila. So sa condition, ito meron sila rito ang color matte green, kaya lang medyo maalikabok, hindi natin ganung kakita yung kulay niya. Pero swabing-swabe pa rin, napakaganda pa ng kulay niya. Tsaka yung lens niya, tapos na aftermarket na siya na mags. Ito sa mileage nitong isa na to, nasa 5,910 lang. So ito halos bago pa rin pala, no? Pwede na sa 40k kung gusto mo talaga, halos bago yung unit. Tapos meron sila rito ang color violet, ganun pa rin to, alam ko 40k yung bentahan nila rito. 51,000 less 10,000, so magiging 41 pala. Etong isa na to, nasa 10k yung mileage. Ayan, 41,000 MIO Sporty. Tapos etong color green, bago pa rin to, nakano na siya, aftermarket na shock. Color emerald green ata to. Ayan o, 51,000 less ng 10,000 pesos. Pagdating sa mileage nitong isa, nasa 13k naman. Ayan yung itsura niya. Ayan, kung gusto mo medyo formado, naka-aftermarket na yung shock niya. Ayan. Tapos dito, MIO Sporty pa rin. Etong isa, 50,000 pesos, less 10,000, so magiging 40,000 pesos na lang. Sa mileage, nasa 5k lang. So pababaan ng mileage yung mga unit nila rito, no. As of now, ito yung pinakamababang nakita ko yung mileage. Ayan. Tapos dito, MIO Sporty pa rin. Etong isa, nasa 49,000 pesos, less 10,000, so magiging 39,000 pesos na lang siya. Ayan yung itsura niya. Sa mileage, check na rin natin. Ito naman, nasa 5k lang yung natakbo. Tapos meron pala sila rito ang mga Suzuki Smash na 115. Ito mga carb type ata to. So pagdating naman sa pricing nito, meron sila rito tag 45,000 pesos. Pero sa mga Smash nila, parang nasa 7,000 pesos lang ata yung ano nito, yung cash discount. So 45,000 pesos less 7,000 pesos, so magiging ilan ba? 38,000 pesos na lang. Ayan o. Suzuki Smash 150 na carb type, medyo marumi lang pero halos bago pa rin siya. Medyo nag-against the light lang yung video natin. Ayan yung itsura ng Smash nila. So pagdating sa mileage ng Smash nila, nasa 549 lang. Grabe, halos bago pala talaga tong isa na to, no? Medyo maalikabok lang pero sa kulay talaga napakaganda pa rin. Tapos drum brake version. Hindi lang ito yung Smash nila, meron sila rito tag 43,000 pesos. Ayan, no? 43,000 less 7,000 pesos pa tong isa na to. Maganda pa rin yung kulay ng ano niya, ng lens. Tsaka yung kulay ng kaha niya, yun lang talaga medyo malikabok. Pero pagka pumunta kayo dito, idaan nyo na lang sa motor wash para pag uwi nyo talagang meron kayong unit na halos bago. Etong isa na to, nasa 26k nga lang yung mileage. So etong mataas na yung mileage. Pero hindi alata sa condition niya. Sa itsura ng kaha niya, okay din naman. Tapos etong isa, ganun din, 43,000 pesos cash price. Less 7,000 pesos pa rin. Ayan yung overall condition ng Suzuki Smash nila. Ito naman sa mileage,
nasa 6,980. So ayan yung mga options nyo dito sa side na to. Dito naman tayo sa kabila, may mga Raider FI tsaka Raider Carb. So dito naman tayo sa mga manual nila, ito meron sila rito ang Suzuki Raider R150 na FI tsaka mga carb and then mga pan-tricycle. So dito naman tayo sa mga Suzuki Raider R150 nila na FI. Ito maganda rin to kasi naka-promo rin yung cash discount nito. Sa presyo nila rito nasa 88,000 pesos pero pagkakaalam ko less 7,000 pesos pa yan. So magiging 81,000 pesos na lang. Ayan yung Suzuki Raider R150 nila na FI. Halos bago pa rin yung condition niya, no? Sa lens niya wala kang masasabi, napakaganda pa. Sa parts kompleto, ultimo mga side mirror meron. Sa seats niya walang kabutas-butas eh, no? So ayan, sa mga naghanap ng Raider, ayan, puntahan nyo lang dito sa kanila. Meron din sila rito ang Suzuki Raider R150. Ito naman dalawa carb type version. Nasa 76,000 pero less 7,000 pesos yan. So magiging 69,000 na lang yung bentahan nila. Ayan yung itsura niya. Naka color white na siya na mags. Parang ano nata siya, nirepaint. Wala nga lang tong side mirror. Tapos ito may Raider uli sila, color blue. Kaya lang ito wala siya nakalagay na price. I think same price lang sila nitong isang Raider na to. So ito meron din sila rito ang Gixxer FI. Kaya lang itong isa wala pa tong available na price eh. So kung natitripan nyo, pwede nyo in-core dyan sa kanila. Or kung taga dito lang kayo sa Cavite, pwede nyo sa Jain to para makita nyo na actual ha. Ayan. Gixxer na 150 FI. Meron din sila rito ang Badja na 125. Ito nasa 43,000 pesos. Less 7,000 pesos pa yan. So kompitin mo na kung magkano magiging presyo nya. Sa condition, ayan no, halos bagong-bago pa no. So ayan, Badja. Meron din sila rito ang Barako na 175cc. This one nasa 77,000 pesos. Less 7,000 pesos. So magiging 70,000 na lang. Meron din sila rito ang Supremo. Kaya lang ito, wala ito nakalagay na presyo. Pero halos maganda pa rin, no? Swabing-swabing pa rin eh. Kasi may bubong to kanilang bodega. Rain or shine, protektado sa pag-paid ng kulay or pagkupas. Ito, TMX naman na 125. Meron sila rito tag 35,000 pesos. Less 7,000 pesos to. So magiging 38,000 na lang yung cash price. Sa inyo itsura. Sa mileage, sumilip tayo ng mileage. Nasa 91 lang inatakbo nito. Sobrang baba naman. So ito halos, ano pala to, good as new. Tapos may Supremo uli rito. Itong Supremo, nasa 73,000. Less 7,000 pesos. Ayan nyo itsura nyo. Tapos sa mileage, nasa 7,494 lang inatakbo niya. Okay pa rin, no? Halos good as new. Tapos ayun nga, kagaya na sinabi natin kanina, lahat ay good running condition. Kumbaga, kahit hindi ganun kamura yung motor, eh makasigurado ka naman na walang issue or hindi kayo papahiya ng motor. So safe na rin pagdating sa price. Ito, TMX na 125. Sorry pala, Barako pala to. Barako 175, nasa 78,000, less 7,000 pesos. And bago pa rin. Tapos TMX, ganun pa rin, 45,000 pesos, less 7,000 pesos. Then last unit dito, meron silang Supremo na parang ginawang copy racer style. Etong isa na to, nasa 43,000 pesos yung presyo nila. Ganun pa rin, less 7,000 pesos. So mag-iikot pa tayo dito para maipakita ko sa inyo kung ano pa yung meron dito ngayon sa Taskcar, mga sir. Ha? Hinahanap ko yung ano, mga luxury car. Meron din sila rito mga luxury car. Mga regular car, meron din. Mga trucks, mga buses, lahat for sale. And nagre-rebuild din pala sila rito mga sir, kung sakaling gani aksidente yung motor nyo, yung sasakyan nyo, yung truck. Ayan, nagagawa rin sila rito. Kaya ito, itong Tascor compound, talagang parang ano siya, one-stop shop siya, literal. Mga sir, para mas lalo tayo magkaroon ng idea kung ano nga ba itong Tascor compound, bulabugin natin si Sir Mark doon, yung presidente nitong Tascor. So tara, akyatin natin dito sa pinakataas. Ayan, ang dami no. Dito pa lang, kitang-kita natin yung mga vehicle na nandito sa kanila. Marami sila yung mga ganitong unit para mga mini pickup yan. So dito nag-o-office si Sir Mike eh, yung president ng Tascor. Tara, tanungin natin. No, good afternoon. Sir, at nasan po Sir Mike? Nasa conference room. Ayan, pasok tayo dito. Bulabogin natin siya. Excuse me, sir. Ah, yes. Sir Mike, meron lang sana akong konting tanong. Pwede mo ba kaming ma-tour dito sa Tascor? Sure, pa. Bigyan mo lang ako, susunod na kami doon. Sa baba.
So ayun, mamaya samahan tayo ni Sir Mike. Thank you Sir Mike ha, para ma ipakita lang natin kung ano pa ba yung meron dito sa task core. Sabi ko nga, pag bumili sa amin, pag may ka problema, may warranty naman yan. Pero one month warranty no sir? Yes, one month. Up to 3 months tayo, depende. So ayun yung kinagandahan dito. Compare sa iba, pagka bumili ka, as is, kumbaga, ilabas mo, bahala na. Dito meron no sir. Assure sa papel. Oh, ayun ang kinagandahan dito. Yung kumpanya natin, more than 3 decades existing na. So 30 years na no sir, matagal na rin. Talagang, 30 years plus, oo. Talagang established na no sir. So talagang well-known tayo sa heavy equipment, bus and trucks, and nag-buy and sell na rin locally para tsaka motor para lang makuha na natin yung industriya ng automotive. Oh, halos kinapwento na natin basta may gulong. Yan yung before. Pag after niya, makita natin yung katulad dito dati. Kita mo no, parang brand new na si Maynila. Masaya si Maynila Tours. Isa yan sa malaki din na fleet dyan. I think may mga 20 bus silang inactivate ngayon. Ah, so si Maynila sir ang customer natin para dito? Isa, oo. Oh, Maynila yan. Nakasulat ng Maynila. Traveling tours mga ganyan. Sa amin na kumukuha kasi nakita nila yung hindi namin tinitipid. Kasi talaga paglabas, parang bago, nagpapalit kami ng clutch lining, release bearing. Makina hanggang sa pang ilalim airbag, na sir. Airbag, sa aircon, hindi kami titipid. Baterya, bago. Kita mo naman yung pagka-paint, yung finish ng paint niya, hindi naman tipid. Nakita mo yung tintab ng salamin. Sa pintura, parang ano, parang naka-ceramic na sir. Oh. Alas bagong-bago talaga eh. Ano pa mga pinapalitan natin dito bago? Sa makina sir, napakalinis ng makina. Balit kami ng belt. No, Bobby. Okay na okay yung makina, napakalinis. You know? Bagong chain show, bago belt, pinapalitan na rin namin yung kulan. Airbag plate, palit kami. Disc brake. Mga shock na sir. Shocks, yung fuel filter, saka yung, ano yung isa pang water separator, palit. Change oil, aircon, yan, kita mo. Halos lahat. Kita mo naman, no? Pati yung compartment niya, silipin mo ito yung mugs, kita mo naman, yes, pati yung gulong, bago, eh, no? bago, brand new. Yung compartment niya, talagang refurbished. Ganda, no? Stainless yung ano niya. Ayos, napakaganda. Talagang hindi mo masasabing ano to, parang brand new. Ayan, Maynilad. So, ang mga customer namin so far, na natatanda ko kasi ang dami talaga bumibili. Actually, nasa ibang bansa pala, nire-reserve na unit namin dahil nga nakita naman nila kasi yung quality kita yung ganda namin. Si Sikat, si Waki, BTB Mining, well, si Governor ng Abra, nakakuha na yung tatlong bus namin. Hanggang dito sir, umabot siya. Hanggang Cebu, nakakaabot kami, pati yung school na sa Davao. Grabe no sir. Sa Davao, kami na rin bumibili. Tinawid dagat pa yon, hindi naman tumilit yung bus. Ilang roro yon, tinakbo nila from here, Batangas, Quezon, Northern Samar, tinakbo yung bus, talaga, wala naman naging problema. Kahit malayo sila sir, dinadaya talaga nila kasi alam nila trusted. No, hindi, tsaka ang bukod yun, para isipin mo, itakbo mo yung bus for almost 3 days, 4 days na walang T-Rex, subok talaga. Para malaman mo talaga kung quality yung pagkakaroon. Yes, kasi talaga naman din namin tinitipid dito. Dito talaga kahit kumita lang ng ano, maliit pero tuloy-tuloy naman yung benta namin at dumami yung customer, mahikayat lang. Okay na sa amin. Yan, yun ang maganda ron. After sales, hindi namin sila pinapabayaan. Kahit Linggo, holiday, katulad nyo nung Monday, kahit holiday, may tao kami, nandito ako. May nagtatrabaho na sir. May katrabaho, may sumasalubong sa kanila. At kung may problema naman, meron din sila, meron kaming kahit holiday road assistance, service namin kung may problema sila sa unit nila, kung hindi nila man kaya magawa ng sarili nila mechanic. And kung ito, kung makikita mo yung loob, excuse me, mga detailer natin. Pasadahan natin yung load. Pakita mo yung dashboard. Di mo yung dashboard. Pag yung dashboard yan, inaayos namin. Talaga para magmukhang brand new. Oo, halos bago nga. Sabi, pati dito sa mga upuan, ayan, inaayos pa. Pero okay pa rin. Ganda, maganda yung loob. Di mo yung taas yung ceiling. Okay, no? Pati yung ceiling, walang libag. Talaga halos bago. Andi, talagang brand new. Talagang ako, ilalaba ko 80%. 80% kumuha ka ng brand new, tabi mo to. 80% talagang pwede mo ilaban sa brand new. Pati yung mga kurtina niya, pinapalaban namin. Balik aircon, talaga sobrang lamig. Ice cold. Gumagana. Tsaka pag naglabas kami, lahat gumagana. Pati itong ref. Lahat yung mga... Wala kaming binabypass dyan. Lahat, everything working in working condition. Naman, so far naikot mo. Meron tayong 4.7 hectares. Meron tayong... Kung doon nagkakamali, 7 warehouses kung saan natin nire-rebuild, nire-recondition.
ni-refurbish para magmukhang brand new ang mga bus, trucks, heavy equipment natin. And so far, yeah, katulad dito, ito pini-facelift namin for nice now. Inter-facelift, ito magiging 2023 yung mukha niya, yung pinakabago na facelift naman yan. Ayun yung mga pintor natin, ilang bus yan. May mga parating pa tayo. Ay, mga lumang model, parang ano? Oo, parang mag-upgrade. New model na siya. Oo, mag-new model. Ayan. Tapos ito yung mga truck natin. Tingnan nyo, ito may ambulance din tayo. Oo yung nga. Euro 5. So, ayun yung pinakita natin sa inyo kanina. Baka may mga kakilala kayo dyan, especially nagtatrambaho sa mga ospital. Ayan, meron tayong dalawang available dito na ambulance. Itong ambulance na to, hindi lang basta ambulance, lalo na itong isang tong green na to, Euro 5 to. Ay, Euro 5 so, na. So, yung equipment pa lang nito is worth 500,000 na. Mga modelo kompleto, na yun, no, sir? Pang revive. Mm. Pwede ka lang mag-opera sa loob nito. So, sabi ko nga sa magiging customer, makabili nito, sila may pinakamaganda ambulance so far sa Philippines kung mabibili nila to. Walang ganito ka-advanced ambulance ngayon. Kahit dito sa atin, no, sir? Oh, pag nakita yung makita equipment nito, talagang advanced talaga siya. Euro 5 na rin. Yeah, eh. Euro 5. May 360 degree camera, may reverse light, may GPS, talagang the grabe, works. Grabe, all-in-one na talaga, no, sir? Sample lang kayo ng loob para kung makita natin itong mga gawa natin mga truck. Marami pa tayong parating so far. Yun nga, katulad dito, kaya naman, mukha ng brand new yung loob. Sa ganito, sir, pwede ba tayo mag-sample kung magkano yung price natin dito? Ito naman, para magka-idea lang sila. Ito, 250 up to 320. Sa amin, yung price kasi, sabi ko nga katulad kanina sa nagbayad kanina, bumili tatlong bus. Ah, may bumili na ng ng bus, sir? Bus kanina na naman, kasi halos every day naman. Meron ng buyer lagi. Sabi ko, magtitipid ka ng konting diferensya. Maluloko ka naman sa quality and papers. Yun. Ito, katulad dito sa aming subok to, Manila plate to, Manila entry, tax paid. Mm. Yung iba kasi nito, Cebu. Mga Danaw. Mga Mindanao, kaya makita may plaka. Iba-iba. Ito, yung Manila plate talaga. Yan, Manila plate na. Tax paid, kaya silipin nila. And tsaka talaga refurbished, hindi namin tinitipid kasi... Sa itsura pa lang. Wala ka masasabi sa itsura, alas bago yun. Yung upuan, carpet, bago. Upuan. Yan, dashboard, makita pati taas ceiling bago. Oo, pati yung mga goma ng ano. Lahat, mga goma niyan talagang, Oh, swabbing-swabbing yung tunog. Yan lang, bago, magiging bago din yung baterya niyan after. Tapos, yan. Ayan, baka naghahanap kayo. Pang negosyo, sir, sa mga small business, pwede ito eh, no? Itong mini-dam, ito mo itong mini-dam namin. Oh, ayan. Itong mini-dam namin, pag tinignan mo, ang dashboard, di namin tinitipid. Talagang brand new ang dashboard yan, hindi converted. Kita mo naman yung... Napaganda ng dashboard, kinis, no? Hindi, ang kinis pa ng, ano, ng panel gauge, kala mo brand new. Saka yung amoy, ang ganda ng amoy. Bango ng amoy, yung may brand new. Oh. Upuan and everything, oh. Tingnan mo naman yung carpet, lahat yan. Swabing, sidings, swabing. Kahit makita mo yung sidings, lang pinipinturahan din namin yan. Ganda rin, pati yung sidings, wala ka masabi. Kaya ito, sa mga naghanap na ito, halos saka good as niya talaga. Saka pag kina-convert kami, lipat lahat. Yung handle, nasa kabila, ito dapat to. Kasi pag converted, di ba, nasa, kasi dating manibera niya, nasa right, eh. So, ito, right. Pati, lahat talaga nilipat tayo, mismo antena. Yung antena nandito na rin, wala na sa right, ganun. Halos lahat talaga. So, ano yan, hindi namin tinitipid yan. Lahat na kailangan palitan para lang hindi tumirik yung client, hindi magka-problema in the future ang client, pinapalitan namin. And makikita mo yung bodega namin. Original parts yung pinapalit namin, hindi rin surplus. Ah, meron na tayo dito sir, mga parts, yes. Para pangkabit na talaga. No? Makikita mo yung mga parts, ito yung mga parts natin. Ayan, mga clutch bearing. Yan, mga bago yan, brand new, talagang Korea galing or sa Japan. Talaga may mga box pa, hindi surplus. Yung baterya natin, yan, di natin tinitipid. May ultra plus na battery, oh. Tsaka sa battery, sa tools naman, kompleto din tayo. Pag nakita mo naman siguro kanina yung printing booth, nasilip mo na ba? Ang ganda, sir, ang ganda, so, sobrang linis. Printing booth natin, diba? O, meron tayo sa scanner, kompleto tayo lahat na computer. May computer tayo pang mga sports car. Heavy equipment, may scanner din tayo pang bus kasi iba-iba yan, may scanner din tayo pang motor, meron din, yes, no sir? Yeah, pang motor, may scanner din tayo. Actually, lahat ng nakakabili sa atin ng motor, lifetime free scanning na yon. So ayun ha, bus sila may-ari. Kagaya na sinabi ko sa inyo kanina, sa mga repo nila ron, lifetime free scanning. Actually, kahit sa mga bus, sa mga truck din dalhin lang nila dito pag sa amin sila nakabili, may fault, kung ano man, ABS man, check engine man, or anong fault. Kami, i-scan namin ng libre sa kanila. Kasi sa labas, sir, kapag nag-scan ka, may bayad eh, no? May bayad. Oh, may bayad depende yan. Pa yan. Sa motor, alam ko, 500, 300. Nasa ganun. Sa mga kotse, 1,000. Sa bus, mas mahal pa. So, yun ang kinagandahan. Additional good thing yun dito. Meron kaming
upholstery. So, yan, upholstery. Talagang pinapalitan namin talaga, pati hindi lang basta yung tela, pati foam. Kasi minsan matagal na malambot na yung foam. Papalitan na yung foam para tumigas ulit, para maging crispy ulit. Diba yung upuan na, pag matagal na upuan, lumalambot lumulundo na. Lumulundo na. So, palit din yan. Ayan, so, may mga kotse. Ayan, pwedeng-pwede rin. Hindi namin tinitipid. Talagang, makita nyo naman yung kulay. Ayan, sabing-sabi. So, sasamantalay na natin to habang nandito, Sir Mike. Para may pakita na natin yung mga vehicle na meron dito sa Tascor. At saka kung ano-ano ba yung mga service na pwede nilang ibigay sa inyo kapag bumili kayo. Para kala mo brand new. Ganda nung ano niya, no? Oo, brand new. Pwede ka manalamin eh, oh. Ayos, solid na solid. Okay, ito, pakita ko sa yung mga Korea naman namin. Ano, sa headlight pala, makikita mo na, oh. Ang kitab ng mga headlight, tsaka fog lamps. Oo, nga, no. Ay, ito talaga, ano. Kinitipid yan. Kung kailangan palitan yung lens. Brand new, sir. Ito yung fog lamp niya, oh. Sabi. Kay loob. Oh. Nakita niya, oh. Kamino, talagang makinis na makinis, oh. Wala pang detail yan. Swabe, no? Parang brand new na talaga. Ito yung air compressor namin, kaya ganda na talaga ng buga namin kasi hindi na basta compressor, talagang merong sariling talagang buga. Iba yung PC, yung lakas ng hangin na binabato nitong compressor niyan. At yung mga cruise van namin, parang brand new, hindi namin tinitipid yan. Maano to, six-wheeler na close van. Wing van tayo, close van. Wing van ba to, sir? Close van. Ah, close van natin nandun. Ah, yung nasa labas na, sir. Ayan, di pa masyado ayos, pero pupuliduhin pa yan para magmukhang bago. Ayan. Pag negosyo, normally mga binibili sa atin. Gusto ko ma-experience sila na magtuloy-tuloy yung negosyo kasi kada tirek, delay, delay din sa part nila. Tapos pag nasira din sa kliyente sila, hindi na rin sila makakabili, hindi na sila ulit sa amin. Hindi nababalik. Hindi nababalik. So, gusto ko lang makilala kami na talagang hindi lang, well, lahat naman, kahit ang brand new naman, nagkakaproblema. Nagkaka-defect. Pero, dating isang nilalaban namin, hindi namin iniiwan ang customer no matter what. Parang pag sinabing Tascor, alam na nila na quality. Hindi lang quality, yung after sales na, anong mangyari sa'yo, kalikitnaan mo, madaling araw, tawagan mo kami, basta at may dito problema. Basta dito nanggaling yan. Oo. Tutulungan ka namin. Yun. Diba? At talagang, at least yung peace of mind, hindi mo na, you cannot buy peace of mind, sabi nga nila. Yeah, yung, diba? Marami kang mabibili mura, mapapamura ka nga. Mura nga, tapos mamumura ka rin. Pag araw-araw kang tinitira. Isang araw ka makamura, pero araw-araw ka napapamura. Maloloko ka pa sa papel. At least kami dito, well, pioneer, isa kami sa mga pioneer naman nag-i-import talaga. So, 30 years eh, no sir? Talagang established na. Matagal na panahon, hindi na biro yun. Dito rin pala binabagsak, or dito rin pala yung pagawaan ng brand new na microbike na motor. Ayan, no? Talagang literal na warehouse. Lahat naman na nandito, mga brand new yan, mga sir ha. Eh, maraming malulupit din pala na unit dito. Ito, parang ano, Kimco-like yung itsura niya. Swabing-swabe, no? Ayan, yung mga pang-business nila na ano, na unit, parang kagaya ng mga TMX-125. Dito rin pala sa Tascor, binabagsak itong mga brand new ng microbike. Ayan, isang damakmak mga sir, no? So, ayan, pwede rin kayo rito mag-open account sa kanila ha, kung gusto nyong maging distributor ng microbike dito sa Pilipinas. Ayan, oh. Sa mga magtatanong kung paano makapunta rito, madali lang pumunta rito. Ipin nyo lang sa Google Map or sa Waze, Tascor, Imus, Cavite. And then, ito na yung pinaka-address na makikita nyo dito sa kanilang gate. Katok lang kayo dyan sa kanilang gate.